Hello mga kablagalag and welcome back to my channel. So this time, from Iloilo, tatawilin naman natin ang Guimaras Island. So right now, nandito tayo ngayon sa port ng Iloilo City. So tara, biyahe ulit! Siste mga kablagalag, saka lang sila maniningil habang bumabiyahe patawid ng Guimaras Island. So it takes about 10 minutes only sa pagtawid from Iloilo to Guimaras Island. Okay, at this time, 30 pesos ang pamasahe patawid sa Guimaras. So, masarap bumiyahe kasi payapa ang dagat. So have fun, visit Guimaras Island. So mga kablagalag, finally, ito na, nakatapak na kami sa Guimaras Island. So itong port nila, dito nila pinapapresent ang vaccination ID. Okay, so after nun, lakad-lakad na, find your sundo, may mga tricycle doon, may jeep, depende kung saan ka pupunta. Hello everybody, welcome to Guimaras! Okay guys, this is our first morning in Guimaras province. At inikot namin yung likod ng bahay ng Superior family. Anyway, maraming salamat pong muli Superior family, my vice family for the accommodation. Okay. So napaka hangin dito, napakasarap ng simoy. Napaka peaceful. Okay? Maganda rito kasi meron silang farm. Meron silang pwedeng gawing poultry. So, shout out kay Michael. Siya po ang nag-aalaga rito ng mga manok ng Superior family. Okay, so, in fact, nakakain na kami ng manok nila dyan. Yummy! Maraming salamat po sa inyo. At mamaya, dadako tayo sa exciting part ng aming pagta-travel sa Guimaras sa tulong ng aming friend and Superior family.
Maraming maraming salamat po from Mary, from Leia, from Ma'am Jo, from Sir Robert, Francine, Kathy, and yours truly. Maraming maraming salamat. See ya guys. So today, ito papunta na tayo sa floating cottage. Right now, nandito kami sa bayan ng Nueva Valencia dito sa Guimaras. So shout out kay Kuya. Siya po yung may-ari nitong sinasakyan niya. Kasama na po yan sa renta doon sa papuntang floating cottage. Maraming maraming salamat po. Okay, so pagkadating namin dun sa floating cottage, nag-decide kami na mag-island hopping para ma-explore namin ang Guimaras. So tara guys! Swimming tayo. Okay, so proceed tayo sa ibang place pa dito sa Ami Island Hopping. Okay, welcome aboard again. Oh, yeah. Thank you. So guys, dito sa Taklong Island National Marine Reserve ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabali ng mga mangroves. So yun po ang pupuntahan natin. Okay, so baka mamaya nandito si Dakila. De joke lang. So ito, lalakarin ng medyo mahaba, medyo slippery kapag low tide kasi malumot na yung sementadong part. Yung tubig ang gano'n na, no?
So madulas dito kapag low tide. Kita nyo may lumot. Kaya sumasampa ang tubig dito pag high tide. Kaya ingat din sa paglalakad para iwas disgrasya. So right now, ito po yung kapaligiran. Yan. Okay guys, this time aakyatin natin ang kanilang watchtower. Dito makikita natin sa taas yung mga isla dito sa Taklong Island na to. So, kung di ako nagkakamali, ito yung Taklong Island na tinatawag nila. So, medyo mataas, kaya keep on walking. Parang kahapon, ito na yung ano. Sa watchtower na to guys, hindi pwedeng sabay-sabay kayo. Siguro mga by 6. Okay, ani man lang kasi para hindi magkaroon ng problema. Okay. Sabi nga nila, it's better safe than sorry. Okay, so pag akyat natin dito sa tuktok, dito natin makikita ang view ng tinatawag nilang Taklong Island. So itong watchtower na to ay ginawa upang makita nila yung mga illegal fishing na nagaganap. Okay, so even up to now, talagang nakatayo siya dito sa taas ng hill or dito sa isang isla. At may enjoy mo ang beauty ng Taklong Islands na dito. Okay, so yung mga kasama ko nasa baba, naghihintay sila yung next batch. Kami yung naunang batch. So ito, napakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda ang mga isla dito sa Guimaras sa tulong nitong watchtower na ito. Okay, so dito pag pumunta kayo may 30 pesos na babayaran para sa kanilang environmental fee. Okay, so okay na rin yon. At least nakatulong tayo sa kanilang adhikain na mapanatiling maganda ang isla ito. Okay, thumbs up Guimaras! Oh my God! Sidek? Sidek. Sidek. Okay, nandito tayo ngayon sa Sidek. Kung saan walang tubig. Dahil low tide po. Pwede hanggang dulo. Yan. Maigi pa rito, merong... Maigi rito, merong ano, signal. Yung sa kabilang bayan, wala. Ayan, ayan yung kabila, ayan. Ayan. Hello po. And this is the sea deck. Okay, the sea deck, you know, man.
Okay, this time, nandito tayo sa Gisay Lighthouse. This is one of the main attractions in the province of Guimaras. It is the second oldest lighthouse in the Philippines, next to Cape Engano Lighthouse in Palui Island, Cagayan. This 18th century Spanish colonial lighthouse is just beside the beach and 40 minutes away from Jordan Port. Okay guys, so yun po ang history nito, ano? This is located in the town of Nueva Valencia in Gisay. It will bring in the you in the past. You can find here the old damaged walls, rusty lighthouse, and a new solar-powered lighthouse. Yung kulay puti, mamaya na makikita ninyo, no? And then, there's another lighthouse which we can found behind the ruins. So guys, do not ever miss to visit the place when you come to Guimaras. So, congratulations Guimaras for the contribution in our history. Hello guys, so ngayon nandito tayo sa plantation ng mangga dito sa Guimaras. So, ito po, nabigyan kami ng pagkakataon nakapasok. Papakita ko sa inyo yung kapaligiran. Yan, yan po yung mga mangga dito. Hanggang dun sa pinakalikod, yan po ay manggahan dito. Okay, so, explore pa tayo. Okay, dahil nanakam tayo sa mga mangga, titikman natin ang kanilang mango pizza. Tara! Okay, right now nandito kami ngayon sa pit stop kung saan makikita ang mango pizza nila. So, tikman natin. As tourist, kailangan matikman natin to kasi bihira lang ito. So, papasukin natin ngayon kung ano pa yung mga pwedeng mabili sa pit stop na ito. Okay. So, ito ang kanilang entrada. Ayan, may malaking tarpaulin nakalagay dyan, mango pizza. Okay, so pasukin natin kung ano pa yung mga makikita natin sa loob. Here we go. Okay, so may mga customer din sa loob. Ito po guys, yung loob ng pit stop na tinatawag nila. Marami tong branch dito. Isa lang ito sa mga pit stop na aming pinuntahan. Kasi dito kami dinilaan ng aming driver. Shout out to you, Michael. So, ito pa yung iba sa mga product nila dito sa pit stop. May piyaya, mango piyaya. Okay. At kung ano-ano pa. So,
Ito na ang aming binili, ang mango pizza. Let's open. Okay, ano kaya itsura nito? Jaran! Okay, so ito ang itsura niya, guys. So, namumutik-tik yung mangga sa ibabaw. So, dapat tikman natin. Thank you! Okay, guys. So, dahil nakakain na tayo ng mango pizza, ang atin naman lalakbayin ngayon ay ang Makita, ang kanilang windmill. So, hindi lang sa Ilocos at sa Pililia, Rizal meron. Meron din dito yan sa Guimaras. So, hindi natin palalagpasin yan. Nandito na tayo sa area kung saan makikita ang kanilang windmill. Congratulations, Guimaras! Meron na rin kayong windmill. Okay, dito sa area na to, hiwalay ang entrance nila sa exit. So, itong way na to na nakikita nyo ay ang kanilang exit. So, usually, dito lumalabas yung mga turista na may mga sasakyan. Okay? Habang nagwa-watching sila ng windmill. So, dito pagdating namin may nagpi-prenup. So, libreng-libre. Yun nga lang, mainit guys ha. So, magdadala kayo ng payong at ekstrang tubig pag pupunta kayo rito sa windmill ng Guimaras. Siyempre pa dahil nagutom kami, dinayo namin ang Guimaras Mountain Resort. Okay, so ito yung Guimaras Mountain Resort. So dito pwede ka mag entrance fee para makapag-swimming ka. Pwede ka namang kumain lang. Okay, so isa ito sa mga pinupuntahan ng mga turista. Okay, so that's all for our tour this year. See you again next time, Guimaras. Thank you, Superior Family, Narvaez Family, and the rest of the people behind our tour. Thank you so much and God bless everyone.